if you want to know how to find what stocks to trade, eh, di ba napag-usapan natin na kailangan meron kang mga parameters, like kailangan meron siyang uptrend siya dapat, kailangan meron siyang volume, at meron siyang momentum, meron siyang volatility. Now, sa US stock market, medyo maraming stocks na mapagpipilian natin. And this Finviz helps me more or a lot in streaming down ang anong stocks mga bibili natin. So, first is how we use it. Ito yung home ng ano, Finviz. Okay, free to, no? Pero meron silang ano, may bayad din yung Elite. And if you're interested, you can click the link in the description below. Okay, so ito yung home ng Finviz. Yeah, may mga ads ako kasi nga, free lang ito. O ito, puro green siya. Yan yung ating market ngayon. So, greenish. Dow Jones, makikita natin. NASDAQ. Yeah, pag angat niya dito, nag-consolidate siya sa taas. Consolidation sa the high. Ayan. Okay, now, let's go to my screener. Ayan, just click the screener. Ako pupunta ako sa New York Stock Exchange. Para mas maraming choices. Okay. And then, to market cap. Kung gano'ng kalaki yung mga kumpanya. Mega cap, 200 billion and more. Large, 10 billion to 200 billion. Mid, 2 billion to 10 billion. Yung capital nila to. Small, 300 million to 2 billion. Micro, 50 million to 300. And then nano under 50 million. Okay, so for me, hindi ko na siya pinapansin. Nagbaba siya ako dito sa price. So I'll be trading stocks that are under $50. For the past few weeks and months, ginagamit ko lang under $20. Kaso ang konti ng choices. So that's why I move up to $50 and under. Okay, na itong average volume. Kailangan ko at least meron siyang more than 500,000 volume of trades. Okay, yung iba gumagamit na itong RVOL or relative volume. Iba naman CVOL, ito naman current volume. So, pwede nyo rin gamitin yan kung naiintindihan nyo siya. Okay. Tapos, ito, pwede ka rin gumamit. Itong float. Sinasabi nung ibang mga vloggers ng trading, itong float, ito yung number of shares of stocks that are available in the market. So, parang ito yung supply. Diba, sabi natin, sa trading, we trade based on supply and demand. So, yan, mag-state ka dyan. Eh, usually kasi pag gumagamit ako nito, nawawalan ako ng choices. Okay. Kaya hindi ko na siya ginagamit. Now, kung gusto niyo ma-technical kayo, yan, alamin niyo kung ano yung PE ratio, price per cash, earnings per share growth. So, kung you are into fundamentals, you do this. But for me as a trader, I just use itong technical at itong descriptive. Okay. Ang gusto kong hinahanap ng stocks, na above 20 moving average, above 50 moving average, and above 200 moving average. Yan. Bakit? Kasi nga, panakita ko siya na may momentum siyang pataas. Kasi meron, there's such thing as AOTS, Alignment of the Stars. When the price is above more than 2 moving average, that is considered a high momentum stock. So, for me, dito sa tatlo lang siya eh. 20, 50, 200. Yung iba may 100 pa kasi. Okay, so, itong nahanap natin, price above 20, 50, and 200 moving average. Kung titignan nyo dito, ang dami pa rin, no? 10 pages, sa isang page 20 na stocks.
So 200 pa yung pagpipilian natin. So stream down pa natin yan. Ako gumagamit ito average through range. Ito, dito natin malalaman yung volatility. So ako over 1, okay na sa akin yun. Yan, kita ko naging 2 pages na lang. 2 pages, ilang stocks kaya yan? Kasi baka second page, isa na lang eh. Ah, madami pa din, no? Okay, so all in all, 35 stocks ang pwede nating pagpilian. So, yung 35 na yan, yan yung i-chart natin. So, para mas makita natin clear picture kung malapit na ba siya mag-breakout or nasa pullback ba siya, is it good for a swing trade? So, yun. Again, itong mga stocks na ito, hindi lahat available sa ano, sa GoTrade. Sa interactive brokers, most of them are available. So, if you like, guys, you try interactive brokers, kung seryoso kayo, you can click the description down below ng interactive brokers para mas marami kayong matitrade na stocks. Pero kung beginner pa lang kayo, okay rin go trade na muna para i-feel nyo muna yung markets. Okay? So, yun lang. Actually, ito nga ano to eh. Kagandahan pa na itong Finviz. For example, ito, AU Gold. Yan o, makita mo na yung chart niya. Tuturo mo lang siyang ganyan. Okay. Actually, pwede nga din to. Ito, i-click mo lang itong charts para makita mo charts ng lahat. So, dito pa lang, di mo na kailangan pumunta sa Investigrams or Trading View para makita yung forma nila. So, if this is enough for you, i-click mo lang. Ito yung ano niya, isang buo niya. ATM yun. Ngayon, kung babalik na kayo, i-back nyo na lang. Yun. Okay, so guys, I hope nakatulong to sa inyo para malesen yung time nyo pag chart or to look for ano stocks to buy. Ito, makita nyo, ito uptrend. Yan, ito uptrend. Ito pababa kasi may high, lower high, lower high. So, yan. Kung ganyan yung setup nyo, okay. O ito, nag-pullback na siya, pullback. Is this a time to buy? Up to you. So, yun. Okay? So, I hope you learn something para mas madali-dali ang ating buhay traders. Yan ang sinasabi ni iba, i-automate natin. Iba kami ma-alerts pa yan. Eh. Yan. You know, this can aid us in ano, in determining which stocks to buy. Okay? Again, yung mga link na ito nasa ano, description below. Finviz, Interactive Brokers. Actually, Simply Wall Street meron din eh. So, i-click nyo na lang yun para mapunta kayo dito. Alright? Okay, bye.
Thank you.